Welcome to the Kuya Dev Tidbits Podcast, where we explore the ins and outs of building a successful career in the tech industry. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting out, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. Hi, and welcome to the final episode of Season 4 of the Kuya Dev Tidbits Podcast. And as promised, we will present you with the second part of my interview with Philip Balbas. Again, if you're new here, Philip Balbas is a former pharmacist. Yun talaga yung background niya, not from tech. And he has successfully transferred or shifted into the tech industry as a web developer. So without further ado, this is the second part of my interview with Philip. Enjoy! At yun, nag-decide ako na doon na lang ako sa isa. Ano yung isa? Ano rin siya? Freelance work. Freelance work, okay. Mas pag-winay mo kasi yung mga pros and cons, una-una, yung isip ko din kasi yung commute, ganun. Tapos naging night shift pa kami sa PDAC, so may point na naging night shift sila. What? May ganun pala? Kahit sa front-end? Oo. Kasi kailangan in tandem dun sa back-end. Yung back-end kasi nasa ibang bansa eh. Okay. Gets. So, yun. Nung panahon na yun, bago pa naging ano, bago pa magpalit yung ano, yung shift, nag-decide na ako. So itong nangyari sa akin, parang wag yung gagayahin kasi sobrang pangit yung sa ano, sa resume. Tataka sila, ano to, patalon-talon. Kasi I think 6 months lang ako sa PDAX. Ah, saglit ka lang pala doon. Oo, saglit na ako doon. Kasi yun nga, may kasabay. Tapos, hindi ko mapagsabay yung dalawang work at kailangan ko talaga mag-decide. Parang, ayun, mag-commit ka lang. Mag-commit ka sa isa. Oo, kasi hindi maganda siya. Hindi siya maganda sa, ano, sa resume. At yun, nag-commit nga ako sa isa. Ayun, so balik full-time freelance ulit ako. Ano yung US company? Upwork pa rin. Pero, hindi ba bas nakakatakot yun? Pag-usapan natin siguro yung pros and cons ng ano, ng parang freelancing and versus sabi nating yung full-time na job. Hindi ba nakakatakot yung stability ng freelancing? Actually, yun yung isang deciding factor kung bakit ko naisipang bumalik sa office, kung bakit ko naisipang bumalik sa PDAX. Kasi may yung mga clients parang bigla na lang nawawala. May mga clients na bigla na lang nawawala. Ganon. Like a ghost? Parang ano, ito, wait, project tayo ah. O tapos biglang wala na. Ang daming plano. Pero eventually wala ding nangyari. Tapos, may mga clients na mahirap kausap. Ganon. Yung pinapagawa ganito. Tapos demanding pa. Kaya mo naman tisen. Yung problema kasi, pag nawala isang client, medyo may delay bago ka makahanap ng bago. At yung problema nga sa freelance, I mean madaling matanggap as a freelancer. Yung problema sa sobrang daming nag-a-apply na katulad mo, medyo mahirap makakuha ng bagong work. That makes sense ba 'yun? Kasi so yung credentials, I mean, in terms of credentials, sobrang dali lang mag-apply. Pero sa sobrang dami yung nag-a-apply, mahirap mag-line up ng mga projects, ganun. Yeah. So, how did you manage? Paano yung ginawa mo ng mga ano na technique para yung masustain yung ano mo, freelancing business?
wala, ganun lang talaga. Parang in pag times na may work, magtipid kasi ano, siguro magkakaroon ng mga 1 week na dry. Tapos maghanap ka ulit. Ganun. Wala eh, wala akong naisip na method na ano eh. Ano talaga? Oh, wala talaga. Just ano. Pero in terms of ano, finances, parang did you plan na parang ganito lang yung gastos ko monthly para ano, tapos gantong karaming applications gagawin ko, may ganun ba? Wala naman. Wala naman. Pero yung masasabi ko lang talaga na pag freelance ka, sobrang varied ng ano, ng earning potential mo, as in pag kumikita ka, as in kumikita ka. Pero yung panahon talaga na wala, as in kailangan mong paghandaan yun kasi mangyayari at mangyayari yun. May dry seasons, no? Oo. Tapos yung isa pa, yun nga, isa pang problema kasi pag, kasi yung, nung nag-apply ako as a freelancer, puro hourly rates. At minsan kaya mong tapusin yung trabaho in less than 8 hours a day. Pag ganun kasi yung ano, yung swelduhan, minsan konti lang yung kikitain mo for this week, tapos minsan next week ma-exceed mo yung ano, yung 40 hour limit mo sa isang week. Kaya ano, parang naisip ko mas prefer ko talaga na ano, na yung monthly salary kaysa yung hourly rate. Kasi ano eh, tsaka alam mo yun, kapag sobrang mind-numbing ng work, tapos gagawin mo yun for 8 hours. Kung naiintindihan mo ako. Yeah. Oo. Ano ba yun? Bakit may ano ba yun? May parang tina-time doctor ko or monitoring tool? Ah, meron. May timer yung ano, meron. Yung Upwork eh. Tapos kumukuha ng screenshot ng screen. Kaya. Akala ko parang pwede yung tipong ang estimate mo siguro you know, 4 hours. Pero in reality, kaya mo na siyang gawin ng 1 hour but you still charge for the whole 4 hours. Eh. Yung mga ganun talaga na you know, freelancers, eh. Parang ganun. Oh, may ganun. Hindi ako kumukuha ng ganun kasi ganun. Short work lang yun eh. Kasi yung problem, yung problema ko sa ganun, kailangan maghanap ka ng madaming ganun. Eh, gusto ko parang consistent lang. Napaka, ewan ko ah, para sa akin kasi, ang sakit sa puso kapag nag-a-apply ka, sa dami mo in-apply, tapos walang nangyayari. Sakit sa puso. Hindi ko kaya. But still, just, ano, di ba, nung nasa PDX ka, pinili mo pa rin yung freelance work. Bakit? What made you do that? Yun nga, yun yung panahon na, ano, na, okay, so I like the work, I like the people, pero yung point na nag-night shift. So yun, ano talaga, yung factor talaga. Oh, hindi ko mapapagsabay yung dalawang work ko. Yeah. So pinili mo na lang muna si ano. So, after nun, nag-anap ka pa ba ng ano ulit? Were you focused on finding a monthly salaried or full-time na job? Yeah. Nag-a-apply ako nun. Mm-hmm. Nag-a-apply ako ng mga other remote work. At sa katagal-tagal kong nag-a-apply, mahirap talaga eh. Hindi ko alam. Mm-hmm. Kasi nag-a-apply ako sa mga job boards at yung mga job boards kasi sobrang hirap talaga. As in, talagang sobrang super mag-stand out. Kailangan mo mag-stand out talaga. Lately ko lang na-realize na kailangan mo talaga mag-stand out kung gusto mong makatanggap ng ganun. Kaya nga sinasabi ko na mas madaling maghanap ng work sa LinkedIn kasi may kausap kang tao eh pag sa LinkedIn. So yun, so bumalik ako sa freelancing, iba-ibang clients na tumadating at umaalis. Same cycle. Eventually, nagkaroon ako ng isang client tapos gusto kong kunin. So, yung naging work ko nun,
ang plano nila, gusto nila gumawa ng mga frameworks para sa developers. Parang tool siya na mapapadali gumawa ng mga ano, mga chatbot. Eventually na ano, kinuha ako full time. Yes. Tapos ayun, US to, no, US pa rin to. Hindi naman US company. Nasa yung company na established sa Singapore, pero yung founders nasa nasa India. So yun, nagtagal ako doon ng ano, 2 years. Actually, ganun yung hinahanap ko, yung mga companies na monthly salary pero remote. Eventually, nakuha ko. Finally. Pero ano katagal bago nakuha? From PDAX or from resigning to from PDAX? Paano mo nakuha yung... Siguro mga 6 months? Relatively, mabilis pa rin. Oo. Took a while, but relatively okay pa rin. Oo. Ayun, nagtagal ako sa kanya ng mga 2 years. Actually, nung nakuha ko to, mga 2019? Ah, oo. Before pandemic, no? Prior. Oo. Tapos, unfortunately, yung kinagawa naming product, sobrang hirap makakuha ng clients. Sobrang, kasi startup lang, as in, sobrang hirap kumuha ng clients at medyo magulo i-market. Kaya, kasi, ang ano nyo, developers ang target market. Oo. Medyo mahirap nga, ayun. Tsaka, ano eh, medyo niche din ata. Yeah. At unfortunately, naubusan ng pera. Tapos tanamaan pa ng pandemic. tanamaan pa ng pandemic. So, buti na lang yung founder, yung CEO, ayaw parang naghanap ng paraan para mapondohan yung project. So, yung ginawa niya na, ginawa niya, kumuha siya, nilipat yung team namin, tapos nagtrabaho kami as consulting agency para sa isa pang company sa ano, sa India. So yun, nakapagtrabaho ako sa ano, isang fastest growing startup sa India. Tawag sa kanya Jar. Ano sila? Tapos yung ginagawa sa Jar, ano siya? Save, parang pwede ka mag-invest ng gold. 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 Yeah. Oh, gold. Ano, gold exchange? Oh, parang exchange. Oo. Basta 'yun. Nandun ako sa app sa ano, sa React Native team. So mobile app naman tinabaho ko. Out of nowhere. Ayos, 'di ba? Actually, ano, nung nagsimula ako mag-work dun sa client na 'yon, yung sa Singapore, yung sa chat. Sobrang dun nagsimula mag-expand yung skill set ko kasi nagpa Python ako, nag-AWS ako, tapos ayun, at one point gumagawa, nagte-train kami ng mga models. AI models to, no? Oo. Okay. At hindi kinakaya ng computer ko. Hindi kaya. Hindi kaya. Nabuhang siya. Kukulang sa RAM. Kailangan ng cloud. This space. Kaya yun. Ngayon, nung natanggap kami sa India, this was mga September 2021. At ayun. Ayan, ang bilis talaga ng growth ng company na yun. As in, but part ka na nun, not as a part of a... Hindi. Part pa rin ako. Pa rin ako as a consultant. Okay. Hindi kami talagang employees ng company. Okay. But still. So, yun. Unfortunately, nung mga... Nagtagal din ako ng mga 6 months dun. Unfortunately, yun yung doon na yung start na economic downturn nung 2022 eh. At yun na yung panahon na ang daming layoffs sa tech.
Yeah. At ako yung isa sa naging casualty nun. Kinawaan ka pala. Actually, dun sa team namin na galing dun sa India, dun sa Singapore, ako na lang yung natira. Sila nagsialisan na. At yun, eventually, kinailangan talaga. Oo, kinailangan ng tanggalin to. So, tinanggal ako. So, what happened? Most especially, how did you feel pala during that, ano? Anong na-layoff ka? Parang I was expecting it. Ah, okay. At least. Kaya medyo nakapaghanda naman ako. Pero may package yun, di ba? Or wala silang binigay na parang layoff package? Wala kasi, wala. Ano, consultant lang kami. Kaya, sabagay. Wala nga pala ang ganun. Tapos ayun, natenga ako. Natenga ako for 4 months. Mm-hmm. 4 months. Actually, ano, panahon na yun, nagpahinga lang ako ng 2 months. 2 months natenga ako. Tapos on the 3rd month, doon ako ulit nagsimula maghanap ng work. Yun yung current mo, bale. Nice. So, actually, yung nangyari, yung boss ko dun sa Singapore, ulit yung ano, kinontak niya ako ng mga October. Tapos, feeling ko nagustuhan ka ng boss mo. Oo nga eh. I mean, sa kanya lang talaga ako nagtagal. Mukhang naging nag-jive kayong dalawa, no? So yun, gusto niya ulit mag-start ng bagong company. Tapos mas maganda actually yung magiging yung gagawin naming product ngayon. Kaya pati ako na pa-oo. Kasi nakita ko yung potential. Pero nung panahon na yun, nag-apply din ako. Yun nga, dun ko lang na-realize na nung panahon kasi na yun, nag-apply ako sa mga job boards, mga remote job boards. Yun nga, katulad na sabi ko, sobrang hirap mag unless talagang sobrang loaded ng GitHub repos mo, puro self projects, tapos sobrang ganda ng site mo, mahirap matanggap. Kaya, yun nga, ma-advise ko LinkedIn. Oo. Actually, nakakuha naman ako ng mga prospective jobs sa LinkedIn. Yung problema, ano, parang napalaki ata yung sweldo ko dun sa India na hindi nila ma-afford. Kaya, ayun, naging fortunate na lang ako na bigla na lang ako kinontak ng ano, ng dati kong boss. Tapos, nandito na ako ngayon. Hanggang ngayon, nag-start ako dun simula October, November last year. Tapos, nandito na ako. Ayun. Magaling yung boss mo kasi parang ang galing niyang kumuha ng funds or mag-build ng funds para bubuo na naman ng bagong venture. Actually, galing pa lang sa bulsa niya yung pera. Naghanap pa lang ng investor. Ah, okay. Okay. Malalim ang bulsa. Maano rin siya, loaded din. Pero swerte mo rin kasi nakilala mo yun kasi ano rin yun eh, pagka may isang tao na parang gustong-gusto ka na talaga, usually, kaya hindi mag-fail to. Dadaling ganun kahit saan eh kasi parang yung trust niya nasa yun eh. Oo. Ganun yun eh. Ano siya? Anong nationality niya? Indian. Indian pa, ha? Mm-mm. Parang instead of getting parang ano, usually yan, Indians di ko kunin nila eh, di ba? Actually, nag-aral siya sa US, pero nag-dropout siya. Tapos, yung kaya din ako nagtagal sa kanya, sobrang talino ng tao. Sobrang, tsaka napaka ano niya, parang nurturing. Flirty mo rin talaga. Oo. Bihira rin yan. Bihira. Yun nga. Kung fortunate kayo na makakahanap kayo ng mentor na kayang i-mentor kayo kahit saan, kahit anong tech, mag-stay kayo doon kasi dadalin ka. Yes. Ang layo ng kaya mong marating. Tapos siya ngayon, parang ang focus niya ngayon, building startups sa India or kahit saan? Sa
India muna kasi malaki. Ang laki ng market doon. Yun nga eh. Oh, yun nga rin. Ang laki. Nag-boom daw ano ngayon doon ang tech eh. Sobrang boom ang tech doon. Sana tayo rin, ano? Oo. Hopefully, sana. Walang araw. Dadating din ang panahon pag ano. Sana nga. Sana. Kaso parang supportado kasi sila sa na legislation doon eh. Kaya medyo doon tayo medyo lugi eh. Parang malif man lang dito yung parang yung foreign ownership na oh kasi kailangan ng ano yun, kailangan ng foreign funding eh. Yeah. Talaga. Oo. Kaya medyo marami pang barriers eh. Nakakaingit din yung India experience, medyo nakakaingit. So ano. But yeah, so sa ngayon, what are you ano? Kumbaga, you are now established dun sa current na company mo. Mm-mm. What are your future plans ka ba na parang pinopursue goals? So nakwento ko simulang-simula pinanggalingan ko. Gusto ko gumawa ng app. Andun pa rin 'yon, yung idea na 'yon. Actually nakagawa ako. Nakapag-release na ako. meron na. Oh, meron na. Pero hindi pa siya 'yon, parang siguro prototype. Actually may na-contract ako ng isang kumpanya na gumawa ako ng parang similar app. Similar para sa kanila. At yun, nagawa ko. Oo. ako lang actually yung nice. Dev. Pero nice. Meron akong kasama. Pero ito yung culmination ng lahat ng natutunan ko sa lahat ng kumpanya na napasukan ko. Yep. Oo. So nagawa ko yung app na yun. I suppose kayang-kaya mong yung ibang tao kaya nilang gawin 'yan na hindi naman kailangan gumugol ng ganung katagal na oras, pero I mean normal na tao lang ako. How long did it take you to build that ano? How long? Time project mga August 20. Ah, bilis na. This last year? August 2021. Tapos yung release nun January 2022. Yeah, reasonable yun. One man team? One man team. Grabe. Before pa nun kasi may mga attempts na ako eh. Mm-hmm. May mga attempts ako. Ito bang decided na ako na React yung frontend next yung gagamitin ko. Yung medyo problemado ako yung ano eh, yung backend. Yeah. So sinubukan ko yung first prototype ko. Sige, ito pa pala. Ngayon dun sa mga advice ko to sa ano sa mga career shifters. Ay, di naman career shifters tsaka mga junior programmers. Yeah, kung gusto niyo ma-expand pa yung skills niyo, magsimula kayo mga projects niyo. Whether profile site yan o pet project, gawin nyo lang. Parang doon kayo matututo na maging self-reliant at maggumawa ng solution para sa sarili nyo. So wala kayong pagtatanungan eh. Hindi kayo lang. Yep. Mapupush talaga yung ano, yung Stack Overflow searching skills mo. Ngayon, ChatGPT na. Pero tama yun, tama. Kasi yun din sa experience ko rin, kahit may mga field projects ako, yung napapulot mo na ano na skills doon, hindi mababayaran eh. Doon mo lang talaga matututunan pagka bumubuo ka ng project. Hindi mo makukuha sa tutorials, walang ganun eh. Hindi mo ano yan eh. Actual projects, doon talaga yung practical knowledge na makukuha. Tapos tumatatak. Ayan. Basta yung ano yung mga prototype ko dati na maling backend yung nagamit ko. Hindi naman dahil mali siya, pero dahil masyadong komplikado i-maintain. So yung ginamit ko this time ano na parang backend as a service, parang ganoon, para mas madaling i-prototype. Kasi kailangan in 3 months mabilisan. Sa to, ganun, mabilisan. Mabilisan. So,
Kaya yun. Lalo na MVP lang. Kailangan, oh. Hindi naman kailangan perfect eh. Kasi pag labas na agad natin to. Ayan, tuwa naman ako na pag-connect-connect ko yung iba-ibang mga tools, services. Tas, ayan, mayroon ng app. Ngayon, yun, parang eventually plano ko din mag-aral pa ng iba-iba pang tech. Di ko alam kung actually pa-pursue ko pa yung ano eh, yung original na idea ko. Mm-hmm. Pero feel ko na sa current skill sets ko parang kaya na. Mm-hmm. Pero yun, may iba pa akong mga ano, ideas na i-pursue. So ano yun, parang ultimate goal mo talaga, sarili mong startup. Hindi naman startup. Yung goal ko kasi maging ano, kung alam mo naman siguro yung indie hacker na movement, 'di ba? Yeah. Yan ganun. Yung parang, alam mo, mga sa as mga one man founder, two man team, yeah. ganun. Yeah. Di man ganun kalaki yung kinikita ng companies nila, pero I mean, at least, kailangan mo ba ng ano, ganun kalaking pera para mabuhay? Yeah. Tama. Tama naman. Mm. Yeah, so iyan natin, i-summarize natin yung buong naging journey mo. Ano masasabi mo yung mga pinaka-importanting ano, points na pwede natin ma-impart sa audience, sa mga gusto rin mag-try to career shift or even new grads? Ano sa tingin mo yung pwede nilang i-emulate sa naging experience mo? Yun, apply lang na apply. So, dun sa mga wala pang work, yun nga, apply lang na apply. Di mo alam na as in, meron talaga mga positions na siswertehin. Ikaw talaga yung tamang tao na dumating sa oras na yun. So, apply lang na apply. Tapos, isa pa, yung pinaka-importante ata, yun nga, gawa ng projects. Ganito yung idea eh. Kasi nakikinig lang din ako sa iba-ibang mga ano, mga iba-ibang mga tech influencers. Tapos kung pwede ako mag-suggest yung kunwari sila Primagen. Kilala mo 'yan? Primagen. Oh, naka-follow ako doon. maganda actually yung mga advice niya eh. Parang gawin mo yung, hindi ko alam yung exact wording eh, pero yung gawin mo yung project for the sake na na may magawa kang project, tapos the tech will follow. Kasi parang iisipin mo, pag-isipan mo kung ito pala, huwag kang mag-aral ng language or tech for the sake na aralin mo yung tech. Yes. Isipin mo yung project at ano bang kailangan ng project na yun. Yeah. Kasi ano, so for example, kumare, gagawa ka ng ano ng isang web app. I mean, pwede mong pagugulan ng oras kung anong gagawin mong framework. Pero at the end of the day, ano ba yung pinakamabilis na kaya mong gawin? Yan. Yeah. Yeah. Fastest ano eh. Fastest route to, the, ano, to that goal eh. Kumbaga lahat yan, ano na lang yan eh. Details na lang yan eh. Ang mas mahalaga, maabot mo yung, ano pa talaga yung gusto mong gawin? Ano yung end goal nitong project na to? Kung ano man yung ginamit mo na technology dyan, ano lang yan eh. Kumbaga parang, di naman trivial, but it's less important. Parang ganun. Eventually, yung learnings narating din. Tama naman. Tama yung magandang point yun. Magandang point. Tapos, last. Ay, yun nga. Parang gateway mo din kasi yun, yung mga projects para matuto ng bagong tech. Kasi, yun nga, maghahanap ka ng solution eh. So, kailangan palagi ito. Pwede mo subukan. Sige. Mag-view ka. Ganun. Sige, subukan mo. Oo nga. Chance to, try out things eh. No? Kung naka-curious ka. Tapos, ayun, yung last na ma-impart ko, yung maghanap kayo ng mentor. Mm-hmm. Ano eh, madami kang matututunan kapag meron kang ka-pair program, meron kang matatanungan, ka-pair, tsaka ka-pair programming na mas magaling at sa'yo. So, madami kang, madami ma-impart na knowledge sa'yo eh. Yung problema, kulang sa mga dati kong pinagtrabahuan. Lahat kami, pantay. Same.
pantay-pantay. Oh, kahit magtanong ako sa kanila, lahat sila walang alam. Ayan lang, oo. I mean, may senior sa kanila, pero I mean, matatanungan mo ba ng architecture yun, ganun? Lahat kayo, ano, lahat kayo figuring out on your own. Pero, pag meron kang mahanap na yung, ano, yung as in, every detail, kaya niyang, ano, gawa ng, kung hindi niya man alam, kaya niyang alamin kung paano makapunta sa point na yun. Ayun, sulitin niyo na yung, ano, yung connection na yun. Yun, ano siya, kahit high-level knowledge lang, parang may idea siya eh. Paano i-attack eh. Hindi man lang niya alam yung talagang explicit na details, paano i-ano, implementation details. Pero yung idea, laking bagay yun eh. Although, mahirap makahanap. Swertihan lang. Ah, swerte ako. Si Philip Sinuerte. Na, may mga ganun talaga. So, isa rin yan sa mga factors, naging factor kay Philip dun sa pag-stay sa company or pag-jump into that company eh. Nagiging factor siya sa akin, I think even Philip, na okay ba tong magiging boss ko, matututo ba ako rito? Parang ganun. It's good, good. So, nabanggit mo kanina pala, off-air, na parang nagbabalak ka na maging ano rin, maging content creator. Dapat lang. So, when are you planning ba? Pag sinabi ko yun, dapat may deadline. Yeah, yes, parang ma-pressure. Pressure. Jump in na. Para naman may mga kasama rin naman ako, ano. Bumubuo. Si Jameson din nagsabi, gagawa daw siya. Hindi ko siya nakuhanan ng ano, explicit na date. Actually, may bala akong gumawa ng content, pero hindi explicitly tech. Mm. Ibang ano naman, ibang. Ang mga hilig ko kasi mga ano eh, mga history, economics, ganun. Ah, nice. Okay din. Okay. Yeah. Kasi parang sa Philippines, wala kang makikita na ano eh, na mga ganyan yung niche. Usually, bardagulan yung mga usapan sa ano, nakakainis eh, di ba? Parang chismisan, ganun. Na we need more quality content eh sa Philippines eh. Kailangan na natin i-level up eh. Wala, di ba? Ewan ko, sa natutuwa yung mga ano, no offense sa mga audience natin natutuwa doon, ah. But I think everyone agrees na ano naman, we need quality naman. Na discussions kasi marami na sila eh. Ano mo sina ayoko magbanggit eh. may ano na naman eh, may tag dito issue na naman itong nakaraan eh, no? Na about, you know, yung Monday ba, yung papasok ka sa Monday na dapat grateful ka, okay, may reklamo. May mga ganun eh, pero yung mga ganun na ewan ko, sa akin parang medyo nabababawan ako eh. So, I don't follow those people kasi wala ring oras. But, yung mga pina-follow ko madalas, yan, sina Slater. Kasi, although mostly about their lives, mas relax, less on talking about other people, and more on insights about life. Na mas, ano na, mas less stress. Parang, huwag nakikinig ka sa mga business. Oo, oh, nanikinig ka sa mga chismisa, nakaka-stress eh. Parang kinuha na taong to. Oo nga eh. Parang, kailangan ko may opinion ako. Kailangan makasawsaw ako dito na dapat hindi naman na tayo. Nakikiano dyan eh. Parang, ito, lalo na kung gusto mo economics and ano, suporta ako dyan, pre. History. Lalo na history. Kung yung mga pinapanood ko ngayon ng mga ibang vlogs, ganun din eh. About history, usually World War II, paano nagsimula to, ano yung magiging mindset nila, iba-ibang perspective. Meron ako ano eh, mga fina-follow na gusto kong gayahin eh. Yeah. Yung problema kasi pag ano, exact same, katulad din ng pag-apply, hindi ka magsa-stand out kapag magkamukha kayo eh. So, nag-iisip ako kung paano ako may iba sa kanila eh. Ang ano ko naman, ang parang ina-advise ko din sa iba, parang sa akin din, ini-enjoy ko lang. Enjoy lang. Tapos,
Although sinasabi natin para gagayahin mo yung ginagawa nila eh. Hindi mo talaga magagaya talaga eh. Lalabas sa personality mo eh. And eventually sana kung sasabay din yung audience kasi magagaling din sa audience eh. Kung gugustuhin nila yung ganyan. Ano naman yan eh. Susunod din naman yan eh. So, ewan ko, ikaw, huwag mo na masyado pag-isipan. Alam, ino-overtake mo na naman eh. Ano lang, magsimula ka lang. Tapos, eventually, yung mga simula ko, papak. Kahit naman ngayon. Na parang, pag ginawa, pinapakinggan ko, nakikringe ako eh. But, you know. Pero pag pinapakinggan ko, eventually, yung mga bago ko episodes, may improvement naman. Tapos, yun nga, lumalabas na parang, nai-enjoy ko siya. Mm-mm. So, parang yung nakaka-receive din ako mga messages na parang natutuwa din sila sa ginagawa ko. Parang, sigurado kayo? Ako hindi eh. But, you know, na-appreciate ko rin yung mga nagsasabi ng ganun. Pero most probably may mga ganun din na nalabas pag nakita nila yung ano. Kahit na sabi natin niche na niche yan, nas onti lang sila. Lalo na sa Philippine setting, I'm not ano naman. Ay, reality talaga eh. Mas gusto nila yung mga Marites content eh. But, there are people who would appreciate that na hinaghahanap talaga ng ganun eh. Mm-hmm. So, ang problema na lang, paano mo sila hanapin? Paano sila mahanap? So, go yan. Sana this year. This year. Actually, last year, kinompleto ko na yung equipment ko. Yun! I think handa na ako. Yes. Naghanap na lang ako ng ano. Pinupush ko na lang yung sarili ko magsimula. Yeah. Tapos pag wala masyadong ano sa umpisa, kahit, di ba, sabi ako, may mga kaibigan ako, nag-start parang in-over, ano nila eh. Parang gusto nila perfect yung episodes eh. Siyempre, editing, ganyan. Hanggang sa point na napupuyat sila, sabi ko, di nyo kailangan gawin yan. Di ba? Hanapin nyo muna yung audience nyo. Di ba? Magkama lumaki yung audience nyo, baka worth it ng mag-effort ng ganun. But the main thing is yung ano talaga, yung content, yung value ng content. Yun yung mas mahalaga kaysa dun sa form. Yung form, susunod na lang yan pagka kailangan na talaga or worth it na pagkasaya ng oras. Oh my sayang, God. Magkasaya ka ng oras, di ba? Oh. Yeah, parang, tapos wala naman nanonood. Parang, do it for yourself muna. Then, abangan ko yan, Philip, ha? This year. Sige. Sige. Para ano, ibang niche naman, no? Sige. Any ano pala, tapusin na siguro natin. At ano na, any parting words? Or anything you want to promote? Sabi mo kanina, wala. Baka mayroon ka naisip ngayon. Or ano lang sa audience natin? Wala pa naman. Pero sana, sa susunod na mag-usap tayo, meron na. Yes. Looking forward. Sige. Thank you, Philip. And salamat sa oras na binigay mo. Alam ko tayo, mga busy tao tayo. You know? Developers are often the most busy, the busiest people. Marami, tulad mo, may binubuka pang side projects and all. And magbabala ka na ngayon mag-ano, content creator. Yes, FCC content creators. Okay. So yeah, thank you. And wala ka lang may dadagdag pa. Wala. Pero salamat sa invite. Pag-usap ulit tayo. So, this has been my interview with Philip Balbas. And I hope na may napulot yung audience kayo na very valuable. Ako mismo, may mga natutunan ako. So, until next season. Yeah, we're closing the season again. See you again on season 5. Yeah. And that's a wrap. Thank you guys for tuning in to another season of the Kuya Dev Tidbits podcast. So, pinag-iisipan ko ngayon kung kailan ko sisimulan yung season 5. Papahinga muna ako. Again, like nasabi ko nung I think episode 10 or 9. Na medyo napagod tayo this season. So, I'll take a break and my wife will take a break, my editor.
magre-regroup muna kami. And I'm really thinking kung paano gagawin yung next seasons. Kasi medyo mahaba yung pila na kailangan nating interviewin eh. So I'm thinking baka gawin ko ng dalawang developer or dalawang tech professional yung i-interviewin natin each season. Na medyo mas malaki yung burden on my part and sa asawa ko na rin. But I think mas mapapabilis yung ano rin. Kasi ang dami. Habang maraming nakikilala, mas maraming nagiging potential na guest. So I think I'd have to sacrifice a couple of episodes to accommodate, you know, two guests per season. So ang balak ko, ang iniisip ko is siguro isang mid-season na guest and of course another end of season guest like always. So hopefully we can make that happen. And in terms naman sa naging mga plano ko, yung na-discuss ko at the beginning of the season na nagbabalak akong mag-take ng masters. So medyo maantala yon. May mga nangyari sa buhay natin na kailangang ano, i-prioritize. So I need to postpone that a little bit, which is good news kasi it means more time for us to spend producing the podcast. But hopefully by early next year na formalize ko na, makapag-apply na ako for the master's program of Georgia Tech, or kung siswertihin din, or kung di ako swertihin kay Georgia Tech, baka UT Austin, tignan natin. But yun lang, medyo nagkaroon tayo ng reprieve, although nag-aaral ako during my free time to prepare for that kasi medyo mahirap daw talaga yung program. Grueling daw. So, I need to prepare myself. But habang hindi pa nangyayari yon, I'll have more time in principle for the podcast. But yun nga, papahinga muna tayo. Tignan natin kung magagawa natin yung two persons or two guests per season na interviewin natin. Para lang mag-benefit din kayo. And also, ano yun, mas maparami yung makausap natin. And isa pa, I'm planning to do those interviews live. I-record natin, i-play natin dito sa podcast. But I plan on doing those interviews live on Discord. So kung hindi pa kayo member ng Discord ng Tech Career Shifter Philippines, I suggest you go join na kasi doon talaga natin gagawin yung mga interviews na. Para naman magamit natin yung Discord, sayang naman eh. Maganda yung features niya eh. So, ang mangyayari doon, parang kung pwede yung i-interviewin natin, kung pwede yung guest, siguro 2 hours of interview. First hour, recording para sa episode. And the second hour will be free for all Q&A. So, may participation yung audience dun sa free for all Q&A na hindi na natin i-record, syempre. Hindi na natin isasama sa podcast. So, yung magiging part lang ng podcast is yung first hour ng interview. So, yun yung mga parang naiisip kong gagawin natin. So, again, if you have feedback, suggestions, just email me or send me an email. Yung links naman after, no? Nasa after credits nitong video. And what more? Siguro yun lang. Try to reach out to me. Again, sorry kung hindi ko kayo nare-replyan, but I make sure naman na nababasa ko sila lahat. No? Binabasa ko naman na sila lahat. Hindi ko lang talaga ma-replyan lahat, syempre. Medyo busy tayo. So, thank you. Thank you, and I hope to see you again all on the next season. But of course, I'm always around naman sa internet. Nandiyan ako sa Facebook page ko and sa Tech Career Shifter Philippines. And active din ako kahit papaano sa TCS Discord. So, again, I invite you to join sa Discord natin. So, yeah. Yun lang. And thanks for all the support. It really, really matters to me na nakakaramdam ako ng suporta nyo. It keeps me going. And I hope you're doing well in your careers. Yun naman ang purpose nitong podcast na to. And sa mga nagka-try na mag-shift ng careers, hopefully,
within the year or two, makatalo na kayo. So, yun lang. And, I'll see you around, guys. Bye! Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Tidbits Podcast. I hope it will be helpful to you in your tech career journey. Remember, building a successful career in tech takes time and dedication. But with the right mindset and resources, anything is possible. If you enjoyed this episode, please don't forget to like, subscribe, and share with your friends and colleagues. And if you have comments, suggestions, or any questions or topics you'd like to hear more about, feel free to email me at rem@kuya.dev. I'd also love to hear your own stories and experiences. So don't be shy, reach out and share them with me. I'm always here to support you in your tech journey. Do also join our community, Tech Career Shifter Philippines, at www.techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.